So, good evening sa inyong lahat. Start kada natin dyan mga katinga, mga ka-BBM. This is M1 Star Donny TV and welcome to my YouTube channel. Ngayon, kung hindi mo pa po nagagawang mag-subscribe, do subscribe na po at huwag mong kalimutang i-hit ang bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago tayong mga videos na i-upload. Ngayong gabi po ay papasadahan natin itong mainit-init pang issue. Naglalabas ang mga balita sa mga mainstream media, sa social media. Ang pinakamahalaga, siyempre, sa mga BBM supporters ay natural happy kayo dito dahil ang huling disqualification case na sinampa kay BBM ay pinasura na po ng COMELEC. So ito po yung pampito. Kalain nyo, pito pala yung mga final nila mga kaso na mga walang sustansya, ika nga, tarong propaganda lamang itong mga kaso na to. So, ito, pakikinggan po natin yung balita na galing po mismo sa mainstream media. So, ito, pakikinggan natin para maliwanagan po tayo. Ang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinasura ng COMELEC First Division ang ikapito at huling disqualification case laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Yan, pampito po yon, pampito na disqualification laban kay dating Senador Bongbong Marcos Jr. Hindi raw kumbinsido ang COMELEC na pwede i-disqualify si Marcos sa hindi nito paghahain ng income tax returns. Hindi naman daw kasi ito maituturing na krimen na may moral turpitude, isang basehan. So, take note, hindi ito krimen. Para sa perpetual disqualification sa pagtakbo sa pagkapangulo. At nakatutok si Tina Pangibantero. Ang desisyon ng COMELEC First Division. Walang merito ang inihaing petisyon ng grupong Pudnonga Ilocano para sa disqualification ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang alegasyon ng mga petitioner, ang hindi pagkahain ni Marcos ang income tax return para sa mga taong 1982 hanggang 1985 ay maituturing na krimeng may moral turpitude, isang basehan para sa perpetual disqualification sa pagtakbo sa pagkapangulo. Pero hindi kumbinsido rito sina Commissioner Socorro Inting, Commissioner Amy Ferolino at Commissioner Amy Neri. Sa pagbasura sa petisyon, sinabi nilang batay sa isang ruling ng Supreme Court, ang kabiguang maghain ng income tax returns ay hindi maituturing na krimeng may moral turpitude. May moral turpitude daw kung ang isang bagay ay immoral, kahit pa hindi ito'y pinagbabawal ng batas. Pero punto ng debisyon, ang hindi paghahain ng income tax return ay naging mali lamang nang ito ay ipinagbawal at pinarusahan sa ilalim ng batas. Nagkamali rin daw ang mga petitioner nang sabihing disqualified si Marcos dahil nahatulan itong guilty sa krimen may parusang pagkakakulong ng mahigit 18 buwan. Ang binabang... Hindi naman siya nakulong. ...git daw ng petitioners na batas ay nasa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na natabunan na ng desisyon ng Court of Appeals na nagtanggal sa parusang pagkakakulong. Yung desisyon ng Quezon City Trial Court ay binaliktad po yun ng Court of Appeals. Sabi pa ng division na kay Marcos ang lahat ng qualifications para kumandidato sa pagkapangulo yun, at wala itong nyo, disqualification base sa konstitusyon at mga batas. Ayon kay Attorney Ray Paulo Santiago na abogado ng petitioners, maghahain sila ng motion for reconsideration. Sinabi naman ni Marcos na magandang development ito at natutuwa siyang nangyari ito bago ang nalalapit na eleksyon. Lahat ng 7 petisyon laban kay presidential candidate Bongbong Marcos ay... Lahat ng 7 na ikinaso final para i-disqualify si Bongbong Marcos ay nabasura na. Pinasura na sa level ng COMELEC divisions. 5 na ang naghain ng motion for reconsideration na pending sa COMELEC Unbank. Nauna nang sinabi ng Unbank na target nitong madesisyonan ang lahat ng petisyon. Ba, 5 yung ano ah. Nag-file ulit. Yung iwan ko ba sa inyo? Bago matapos ang buwan ng Abril. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras.
lima yung nag-file ng motion for reconsideration. So, ano pa nga ba nga saan natin? Sa mga dilawans na yan, ako, mga black propaganda na naman yan. So, ayan. Nag-decide na po ang COMELEC. Basura lahat ang mga disqualification case na yan. Isinampa po ng mga kakampon. wala na. So hanggang dito na lamang guys. Sana hanggang sa huli. Hindi po kayo BBTO. Pag-suporta kay BBM. BBM Sara. So disqualified. So hindi disqualified po si BBM. Nabasura po. So happy po ang lahat ng mga BBM supporters. Thank you so much. Iyak na mga kakampon. Bye-bye guys. Thank you so much. Huwag kalimutang mag-subscribe.